So, yoski-doski mga kabrando ko dyan, isang magandang hapon ho sa ating lahat. Time check ay 3:36 in the afternoon. Yan, ngayon pa lang ho tayo papasok. Pero call time muna din, alas 4 talaga. Kapaw! Late na naman si kabrando ko. Bagay, pupunta lang naman ho kami ng BGC ni Sir. At siguro ho ay may dinner doon. Siguradong mamaya na naman ito makaka-uway. Madaling araw na naman, sana naman hindi abutay na madaling araw. Sana makauwi ng medyo maaga-aga ho. Wala lang. Para masarap-sarap kung umuwi ng medyo maaga-aga eh. Matatapos lang din ho natin kumain. Ay tumaltal ho tayo doon, birthdayan ho sa resort. Doon sa aking resort na pinagtatrabahuhan dati. Kung saan nagmula si Cabrando. Iyon doon ho. May birthdayan ho, birthday ho ng bata. Ay di, nakikain na ho tayo, tamang-tama hapunan. Ay kumbidahan. Ay si Kirit. Ayos ho. Tal-tal na naman si Cabrando. At ngayon nga ho, kailangan natin magmadalay. By the way mga kabrando, istakbola na ho uli tayo. Ayan. The reason why mga kabrando, kaya ho pinalitan ko ang bola. Nag back to stack ho tayo. Siyempre alam nyo na, para ho mas matipid. Para ho mas matipid mga kabrando. Dahil ho ay talaga naman pag magaan na bola ay higher RPM. So matakaw ho sa gas. Sabi ko nga sa inyo, stack is good talaga. Wala nang babagat sa stack sa larangan ng patipiran at saka sa mga pagkaginagamit nyo araw-araw ba, eh, kailangan talaga i-stack. Huwag nyo na hong palitan ng kung ano-ano. Huwag na kayong mabitin. At hindi naman ho nakakabitin kung motor nyo ay Honda Click or mga 125 na motor. Hindi naman ho ayaw mabibitin di yan. Yeah. So yoy! Yabarak ka na! The ball. Yeah, ubat pare. Ubat, tapos wala pang helmet. Sinang po naman si Brando. So yun na mga Brando, pinultang ko ho nung nakaraan are 2 days ago. Pinultang ko ho. So sa akin tansya hanggang Nubali, araw-araw na biyahe ay isang bar paparoon ho, at sa pagbalik uli ay isang bar. Parang pagpalagay na dalawang bar balikan arehong ating pagbiyaheng are doon ho sa dating bola. Sa inalis natin na 11:13 sa magaan na bola ay din ho sa stock ay napakatipid. Ayan ho, dalawang araw na pero may natitira pang dalawang bar. Ibig sabihin, isa't kalahating bar, ayan, isa't kalahating bar kada isang araw. Mas matipid ho talaga ang stock. Kaya binalik na natin. Sa performance at performance, napakaganda ho talaga ng 11:13 na ibakbak mo. Arangkada, gitna at saka padulo ay hindi ka mapapahiya. Sulit naman ang 11-13 grams na bola sa paggamit natin. Yun nga lang ay fuel efficiency ang ating pag-uusapan. Dahil nga ho, daily use si Baby Kling Kling. Boots na uli. Matipid na uli mga kabranto ko ho. Stay to stock na uli. At the same time mga kabranto, ay may bago ho akong good news sa inyo. What is that? Dahil nakakapag-desisyon na ako kung ano baga ang ipapalit natin din ho sa sapatos ni Baby Kling Kling, kung mags baga, repaint o rim set. Kung nakapag-decide na tayo, umorder tayo ng budget mill na rim set sa Shopee. Alam nyo naman, Shopee Warriors so tayo eh. So ang ipapalit nga natin ay rim set mga kabrando, para lalong pumogi. Hindi ko alam talaga kung bakit pagdating sa mga motor ay napakapogi pagka naka-rim set yung mga naka-mugs. Oh, sa totoo lang, alam ko naman nakikita nyo rin yan. Marami kayong nakikitang ganyan na pagka pinalta na ng rim set ay lalong pumupogi ang motor. Except po sa mga big bike, syempre. Sa mga lower CC sila ng motor. Nakagandahan lang ho talaga pagka naka-mugs, eh syempre
sa mga butas-butas ng gulong ay hindi kaagad dumuhupa or nasasarahan pa pagka meron kang silang. Sa naka-rimset naman, pwede nyo naman yon, yung parang binabalot, pwede naman ho kayong bumili para maging tubeless, pero talagang tube type ho ang normal ang normal na rimset. Hindi ko alam kung pa-daily use natin yon, mga kabrando. Abangan nyo sa isang araw ang ating pagkakabit ng rim set. Yeah, para lalo kong pumogi si Baby Kleng Kleng. Woo! Ang tagal kong pinag-isipan, mga kabrando, kung ano baga ho talaga nga ang ilalagay ko din eh. Ay sabi ko nga nung una ay may mags na tayo, kaya rim set na lang ang bibilhin. Tapos ang ating mags, hindi ko alam kung papipinturahan ko pa, bahala na ho mga kabrando sa mga susunod. Para lang ho pinaproblema ko din eh, medyo matagtag ho ang daan paakyat at pababa ho ng Tagaytay. Siguro pagka naka-rimset ay dahan-dahan lang, hindi ho maaaring magmatulin, lalo na sa mga likuan ng garne eh, baka ho magsungaba hindi gaya ng malalapat na gulong. Pero tatry natin ipang-dailing ha, testingin natin para magkaroon din kayo ng idea, mga kabrando. Dini ho sa channel natin, mga kabrando ko, ay magkakaroon kayo ng idea ng budget meal na pampapaporma. Ayan, yung hindi naman kamahalan, kung hindi nyo naman ipang sosyo, mga kabrando, eh yung mga budget meal na lang ho ilagay natin. Huwag na tayong medyo magpaporma ho ng kapormahan kung hindi naman ho natin ilalapag, lalo na ho kung pandaily, para lang makaagaw tingin, maka head turner lang ho ang ating pampaporma. Tapos sa sunod ho ay papalitan din natin ang shock yan. Ang kagandahan niya lang sa rimset, mga kabrando, gaya nung sinabi ko yung kay kabrandong Jeremy na naka street bike concept, parang pagkarektahan ay talaga namang dumudulo pa although hindi naman talaga pangarera ang ating setup, talaga lang mahilig tayong rumatrat eh, siguro ay may impress tayo doon pagka naikabit na natin ang rimset. At yun nga pala, mga kabrando, pagka na ipakabit na natin ng rimset, hindi ko alam kung ano mauna, dahil balak ko ding ipasok sa loob ang ating mini driving light. Yan, palalagay ho natin kay Ingan, ipalilipat natin. Okay, papakita ko sa inyo. Yeah. Yan, palilipat ho natin, mga kabrando, din ho sa loob, gaya ho nung sinabi nung iba nating kabrando, para nga hong mas bagay ho din eh pagka sa loob nakalagay ang ating mini driving light. Yan, papalipat natin, plug and play na lang naman ho siguro yan, din eh ang kabitan. So yun lang mga update, mga kabrando, ngayon ho, kaya hindi muna rin natin papapalitan ang gulong ngayon sa stock mags, hindi muna ho natin ibibili ng panibagong gulong dahil ho pupokus muna tayo sa rimset. Napakapugi ng click pagka nakarimset. Alam ko ho may pros and consequence pagka ho nakarimset, syempre pinag-isipan ko na rin ho yun, kaya hindi na tayo masyadong magrararat-rat. Yan, magkaho tayo ay nakarimset at delicate talaga. At yun nga, mga kabrando, dahil nga ho budget meal na rimset lang ating binili, hindi naman ho natin ilalapag talaga eh, talaga naman hong ipapapormahin lang natin ng kaunti, paangasin lang ho natin si Baby Kleng Kleng. Nakaw, ay may harang, wow, yay. Pero napagbasehin ko rin, mga kabrando, nung sa dating bola, digout natakbo ng 105-106 si Baby Kleng Kleng sa Sagaran sa 11-13 grams na bola. Din rin ho, mga kabrando, gayon din ay wako lang ho talaga sa sobrang layuan, sa sobrang malayo ng kalsada, na talagang matatry mo ang limit ng iyong motor. Pero din ho, parang halos nagkakaparehas din eh. Arilaan naman ho talaga ang issue din eh, mga kabrando, sa stock na bola, yung arangkada niya. Pero once na nakabuelo, ayun, doon na. Pag pumatak ho na 70 km per hour, yan, ay ayos na. Lalo ho nagagalit ang makina. Parang kabayo na hinaplit-haplit sa puwait para tumakbo ng maigay, para tumakbo ng matulay. Yan o, sa unang bigay parang nahihirapan, pero pagka ho nakarekta na, pagka ho nakabuelaw, yan na, nagagalit na. Mga ngapa-ngapa lang tayo, mga kabrando, pagka ho tayo ay nakarimset na.
Doggy. Ay, ay, ay. Yan, mga kabrando, din eh ho, nag-limit yung kanyang RPM, mga kabrando, nung nakamagaan tayong bola. Pagka ho, palusong nagayaan, tapos sagad na, ay, yun, namutok na ang tambutso. Ibig sabihin, nag-limit na. Parang wala nang itakbo pa. Hanggang doon na lang. Ayun ho ang cons ng magaan na bola para sa akin. Yun ho ang isang factor. So sana makarelate kayo mga kabrando sa aking mga sinasabi or ginagawa. Dahil ho ay based on experience natin din ho sa ating Honda Click. Lahat na mga panood nyo about Honda Click, ayon yung mga nangyayari. Kaya bibigyan ko lagi kayo ng idea, mga kabrando ko. Alam ko maraming mga tanong sa inyong mga isipan, kung ano baga ito, ano baga iyan. Yeah, kaya gumagawa tayo ng mga bidyong garniho para at least kahit paano ay may share ko sa inyo ang aking mga experience or mga nangyayari ho about din sa ating Honda Click. Okay, so yun mga kabrando, nandito na ho tayo sa Santa Rosa at overlate na tayo. Yan ho, 412. Opo, dadating tayo doon mga 417. At yun niya ho, maraming maraming salamat. Hanggang dini na lang muna ho, dini ko na ho puputulin are. Maraming maraming salamat ho sa panonood, sa pakikinig. Like, comment, share. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Siyempre alam nyo na yan mga kabrando, Jet Moro Speed on the House. At hanggang sa muli nating update at ratratan. Iyan. Peace. Let's go. Oh. Yeah. Ginagawa mo. Umangat na sa gutter.